Hi mga Koys! Nandito tayo uli ngayon sa puerto and currently may cargo operations. So dito ko ngayon sa forward mooring station. May mga nakikita nyo sa likod, mga mooring winch. Diyan nakasecure yung mga mooring ropes na ginagamit para ma-maintain yung vessel alongside. So ngayon, papakita ko sa inyo Koys kung paano yung cargo operations on deck. Tapos paano siya nakasecured properly. Una, isa-isang i-unlock ng stevedore sa mga twist lock gamit ang panungkit o yung unlocking pull. Para sa matataas na containers, kailangan ng stevedores na sumakay sa spreader para maabot yung mga twist lock na kailangan nilang i-unlock. Pagkatapos, dahan-dahan na nilang tatanggalin yung mga lashings ng containers. At saka na mag-uumpisa ang discharging ng cargo. Tapos sa puerto naman, may mga stevedores na naka-assign para magtanggal ng twist lock tapos ibabalik nila sa toolbox bin. Pagkatapos ng discharging on deck, bubuksan na nila yung hatch cover tapos sa ilalim naman ng bodega sila magkakandak ng cargo operations. Kapag kumpleto na loading sa underdeck, sasara na nila ang bodega. Then, umpisa na ng loading on deck. Yung first tier o unang patong na container ay manualing nilalock ng stevedores yung base lock. Tapos sa puerto naman, yung mga containers na iloload sa second tier ay lalagyan nila ng mga twist lock. I'm going to put this in my blog. Tsaka nila lalagyan ng lashings.
Iniikot nila ang turnbuckle gamit ang isang bakal para siguradong fully tightened ang pagkakalashing ng containers. Kapag kumpleto na ang loading sa isang bay, tapos-tapos na din ng paglashing, iti-check na ng mga ship's crew yung base lock, tsaka yung twist locks. Minsan kasi, may mga twist locks na hindi nag-automatic lock. Tapos, may mga containers na hindi properly na nakapatong sa ibabaw ng isang container. So, kailangan itong i-report sa foreman para ma-rectify. Pag okay ng lahat at tapos na ang cargo operations, oras na uli para bumiyahe ang barko papunta sa next destination.